You have a very, very strong personality, Chi, diba? Anong say mo sa mga netizens na nagsasabi sa'yo na, naku, maldita naman yan, suplada naman yan. Papaano mo nilalagpasan yung mga ganong bagay? Ikaw ba yung tipo ng tao na kailangan mong i-prove sa kanya na hindi po ganon? Or ikaw yung tipo ng taong what you see is what you get? What you see is what you get, eh. I mean, artista kami, pero at the end of the day, tao pa rin kami. Nasasaktan kami sa lahat ng mga sinasabi ng tao, especially pag below the belt na. Siyempre, kailangan din namin, kailangan ako, for me, kailangan kong mag-react kasi kailangan nilang malaman na hindi kami pwedeng tapak-tapakan lang, ganun-ganun. Like, parang right. Okay, fine. Kasi, ayoko yung maging normal yung ganun. Maging normal yung pagbubuli, na parang naging, yun na din yung new normal. Yung pagbubuli. So, stop na. Stop na! Diba? She, ito parang first time kong itatanong sa'yo to. Ano yung masasabi mo na pinaka hindi mo kinaya, na loka ka talaga, na ibinato sa'yo ng mga netizens na parang, teka lang, parang below the belt na to, sobra na ito, hindi ko palalagpasin ito. Siguro yung ano, yung naging issue na bayaran daw ako. Yun yung pinaka siguro masakit kasi hindi lang ako yung nasaktan, syempre yung family ko. When it comes to my family talaga, doon ako nanghihina, eh. At the same time, lumalakas. Kasi syempre, araw-araw ko kasama yung family ko, tapos makita mo silang masasaktan dahil sa mga naririnig nilang issue tungkol sa akin. Yun talaga yung masakit. Which is, at least, nabigyan akong platform sa TWBA na i-clear yon. And yun nga, people will believe what they want to believe. Ako, sinabi ko na yung side ko, nasa kanila na yon kung paniniwalaan nila o hindi. Mm-hmm. Totoo yan. Oh, di ba? Grabe, pero yung mga ganong klase ng bagay, di ba? Yun yung pinaka naluloka ako personally, na parang feeling ko, bakit ganun? Parang minsan, it's nakakadagdag ba ng pagiging buo mo bilang tao kapag nakakapag-judge ka ng kapwa mo without you knowing what's the real story naman talaga? Or parang kung halimbawa man ito ay isang chismis tapos narinig mo lang, pero di ba parang ibabato mo sa ibang tao, parang di ba it's unfair naman kasi parang yun nga, eh, kasi dahil pag sumagot ka, either sabihin guilty. Pag di ka naman, di ba, pag di ka naman sumagot, sasabihin naman, ba't di ka nagsasalita? Kasi syempre, takot ka na malaman ng tao. So, ramdam ko yung, yes, saan ka lulugar? Oo. Paano yun, Chi? Sorry ha, napag-uusapan naman na your family, you said na affected din sila, ganyan. Anong pinakamagandang naging advice sa'yo, of course, ng family mo? Kasi I know you, that you're a very family-oriented talaga. Uh-oh. Ano yung naging advice nila sa'yo? And paano nyo to, bukod sa TWBA na clear mo ng bongga, sinabi mo talaga, paano nyo na, dead man na? Huwag nang pag-usapan yan, di man truly. Umabot sa point na, dead man na, kasi tapos na, eh. Like, nasabi ko na yung side ko, tapos sabi nila mommy and daddy, at the end of the day, andito lang kami for you, anak. Bigla umiyak. Charot! Ayun. Kinaya, na luha. Oo, hindi kinaya, na MMK. Ayun na, everyday andito sila, kung kailangan ko ng help, kausapin ko lang sila, ganun. Yun talaga, at the end of the day talaga, yung family mo yung nandyan for you, eh. They will listen to everything talaga. Simple words na ang laki ng impact, 'di ba? Na huwag kang mag-alala, andito lang kami, anak. Mm-mm. Iba na 'yon. Kumbaga parang nawala na yung mga yung worries mo and everything. Yung parents ko kasi hindi sila more on words, more on actions sila. Kami more on actions talaga kami. So, 'yun yung maganda din sa relationship ko with my parents. Yan, diba? Talaga naman. At syempre, Chi, diba? Idugtong ko na din. Diba? Parang ikaw, ginawa mong katatawanan na lang, ginawa mong playtime din, yung nag-trending ka ng bonggang-bongga. Yes! Diba? Yung sa, I don't know when you lie to me. Ganyan, diba? Hindi ko rin natanong sa'yo to, pero I will grab this opportunity. Kasi diba, parang before, kung may mga natanong man sa'yo, through your social media account ka sumasagot. Pero kamusta yun, Chi? Nung una ba, na-offend ka ba talaga doon? O parang natawa ka na lang din sa self mo na parang, teka lang, nakakaaliw naman din talaga. Natawa ako, pero kasi meron yung ibang
personal mag-comment, ha? Pero dun sa video itself, tawang-tawa naman na kasi talaga. Nakakatawa naman kasi talaga yung nagawa ko. Like, ano yun? Yun, siguro kasi, ang ano ko na, ang take ko na lang dun, everyday is a learning process eh. And we, like yung routine na yun, isang oras lang namin inaaral. Same day rehearsal kami. Tapos salang agad. So, yun talaga, ginive ko naman yung all ko, sumobra lang. Ay, pero Chi, gusto ko lang sabihin sa'yo ha, na ako ay natutunan ko dito sa industry natin, dito sa business where we belong, diba? Na parang, if people throws a lot of, you know, yung mga kahit simpleng bagay na napapansin talaga sa isang tao na napapanood nila, maganda rin yun sa atin kasi it means na nagmamatter ka. Diba? Ibig sabihin, if hindi, kung wala silang pakialam sa lahat ng mga bagay na pinagagawa mo at dinedma ka nila, mas feeling ko mas dapat tayong kabahan at mas dapat tayong matakot. Kasi parang, hala, walang kapansin dito sa mga eksena. Hindi pala eksena. Relevant na, ganun. Hindi ka pala relevant, diba? So, bongga yun. At tama na maging confident ka ng bonggang-bongga, diba? Kasi tama ka naman din doon, no? Nobody's perfect. And speaking of pagiging confident, Chi, anong may advice mo sa mga netizens natin na nawawala ng self-confidence sa sarili nila na parang feeling nila, I cannot do this, I cannot do that, hindi ko kaya, bakit siya, bakit ganon? Anong advice mo sa kanila? I think yung competition mo lang is yourself, eh. Every day, ang competition mo lang sarili mo, dapat hindi mo kino-compare yung sarili mo sa ibang tao na, ay, mas magaling siya, ako, sakto lang. Dapat, you know yourself well also. Para, ma-embrace mo yung sarili mo ng buong buo. Tama. Yes. Oo, diba? Self-love, diba? Yes. Self-worth. Yun talaga yung pinakauna. Kasi, kailangan mong malaman yung value and worth mo as a woman. Yes. Miss you. Kahit anong gender ka pa, kailangan mo talagang malaman yung value mo. As tao. Totoo. Ayan. Perfect. Alam mo, na-happy ako. Kasi parang, ngayong pandemic, parang tayong lahat, no? Parang we're very open. And parang nasasabi natin yung mga bagay na gusto nating sabihin. Diba? Parang yun yung isa sa mga na, yes, naidulot din sa atin ito. Kasi parang, ang sarap lang may kausap. Mm-mm. Ang sarap lang may, yes, nakakasyaran ka ganyan.